Andres, nung babalik ni Sir Kelatis, unahin natin itong kay Narciso na banknotes, fancy serial number. Ito kasing mga 500 pesos na ito ay meron tinatawag na solid quad. Apat yung zero niya at isang 1, isang 9. Tawag po dyan solid quad. No? Ang problema lang kasi dito sa mga banknotes natin, no? Pag ganyan mga 500 bills, 1,000 bills, mahirap po kasi nga ipagbili yung mga ganyan, no? Mahirap ipapalit kasi 500 dyan, halimbawa yan, 500 pesos na siya, tapos yung additional value niya, madaragdagan pa, no? Halimbawa, 600, diba? Sa isang banknotes lang. Pero, collectibles po ang mga yan. Ito naman kay Toribio Edwin. Good day po, Mr. Pilates. Please po, pagtignan tong 5 piso coin ko. Salamat po, no? Salamat din po sa pag-share na inyong mga coins pinakikita sa ating Facebook page. Mga kantos, mag-join po kayo sa ating Facebook. Meron po tayong group. Ayan. Meron bilog itong 5 piso na ito, BSP. No? Sa gitna niya, parang nagkaroon tuloy siya ng core. Nagkaroon siya ng inner circle na tinatawag. At kung mapapansin nyo rin, mukha naman legit. Kaya dapat makita natin yung reverse niya. Ayan. Aba, mukhang kaiba itong error na nandito sa 5 piso nito. Pansin niyo mga kantos, meron din siyang bilog na nagmukhang parang mga maliliit na scallop borderline. Di ba yung scallop borderline yung nasa labas, yung katabi ng rim na linya, napakurba-kurba. Ayan naman, nagkaroon siya ng pangalaway. At masasabi kong legit error ito. At maganda ulit ito. Siyempre, pag ganyan po pwede yan, meron pong value ang ganyang error. Next po tayo, ito naman kay Alexander. Tignan natin, meron ditong lamination flow. Meron din po tayong hawak na ganyan eh. Lamination flow ang tawag dyan. At parang kung titignan mo yung lamination flow na yan, parang tinagpian eh, no? Parang tinagpian yung side ng baryang ito. NGC, 5 piso. Collectibles po yan at meron pong value ang mga yan. At kung gusto natin ipagbili yan, tsaga-tsaga lang tayo sa pag-post. Pwede po kayo mag-listing sa ating page. Ito naman kay Samson. Boss, good day. Tanong ko po kung error ba ito. Salamat po. Salamat din, Samson. Yun, no? 2015. Kung titignan po ninyo yung error sa baryang ito, parang nabasa ng tubig eh. Parang meron siyang tubig dyan kasi, no? Ayan, ano? Diba? Ang tawag po sa error na ito ay lamination din, no? Lamination peel error naman ito. Ayan, no? Kakaiba yung error nito. Sinubukan nyo na po bang linisan? Or baka mamaya eh parang nadikitan lang siya ng kung anong pandikit eh, no? Sunod, ito rin po yung kay Samson Lazaro, no? Update ito doon sa may yung tinatawag nating die clash error na napaka-rift talaga, no? Tingnan po natin kasi yung nakaraan picture lang. Ito, pinakikita po dito yung mismong video. Talagang para ma-legit natin, di ba? Ayan, no? Makikita mo yung word na piso dyan, tapos yung mint mark, tapos yung Jose Rizal. Yun nga po, ang tawag dito ay mga multi-struck, no? Mga multiple struck error. At ang yun na po ako nakakita nito dito sa mga Philippine coin. Kadalasan yan, nangyayari sa mga barya doon sa Amerika, no? At ito, sa reverse niya, makikita mo rin yung multiple. Andyan yung logo sa may bandang ibaba. At yung waling-waling, yung mga imahe ng dahon ay maaaninag mo rin. So, digit nga ito kasi video na yan. Tapos sa edge, yun, parang talagang literal na nagdoble itong barya nito kasi meron siyang linya. Parang nagdalawa, pati yung readed niya, doble din. Grabe, napaka-red po nitong multiple struck na ito. Alam nyo, ito yung mga magandang ipag-grade sa mga PCGS or sa NGC. No? Sa mga Numismatic Guarantee Corporation, nga lang sa Amerika yun eh. Ipadadala mo pa itong pera na ito, gagastos ka at ibabalik yan sa iyo na meron ng grade, mga counters. Ito naman kay Emilio. Sir, ask ko lang po yung nasa kaliwa po ba na 10 piso ay die 2 at yung nasa kanan po ba ay die 1C? Salamat sa sagot at salamat din sa pag-share ng inyong mga coins. Muli na no, year 2008. Ito po yung ating nasa thumbnail. Mga counters.
Kasi itong mga year 2008, sabi ko nga, ang may pinakamaraming variation sa lahat ng mga 10 piso. Meron akong mga hawak na ilang piraso na wala pa sa record. At meron doon sa record ay isa dito, yung 0.8% na mababa ang frequency. No? Ibig sabihin, hard to find po yun. Itong nasa kanan, Daiwan siya. Medyo common lang naman yan, itong mga Daiwan na yan. Pero itong isa na ito, ito yung tinatawag natin na Dai-2A. Bakit Dai-2A? Kasi yan po yung merong plumeria shape na stars. Mga ka-hunters, alam niyo po ba yung plumeria shape? Pwede niyo pong tignan yan sa may lumista. Ito at isum na lang natin. No? Pero mas maganda rin kasi yung inaaral natin yan. Ayan ang mga plumeria shape, mga ka-hunters. Dai-2A, itong 10 piso na ito. At mababa ang frequency. At maituturing na sa ngayon na hard to find. Ayan, so dapat pagalingan natin ang pag-hunt, mga ka-hunters. Tapos ako ang ating video. Paalala ko lang sa mga bago lang dito sa ating channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe. At on yung bell para ma-update po kayo. Hanggang mamaya po, no? Kita-kits tayo. God bless you all. I'm out.